Hi! Welcome po sa aming kusina. Ngayon po ay magluluto tayo ng chili garlic oil. Tamang-tama po ito sa mga mahihilig sa maanghang at pwedeng-pwede nyo rin gawing business. Perfect itong kapartner sa ating siomay or panlagay sa ating mga sawsawan or sabaw. So, umpisahan na natin ang pagluluto. Una, tatanggalin natin yung tangkay ng ating mga siling labuyo. Magsuot po kayo ng plastic gloves lalo na kung marami yung inyong tatanggalan ng tangkay dahil medyo mahapdi po ito sa balat pagka matagal na po itong hinahawakan. Pagkatapos natin matanggalan ng tangkay, ilalagay na natin doon sa ating blender. Ilagay lang natin yung ating siling labuyo sa blender. Kung wala naman po kayong blender, pwede nyo po itong tantarin ng pino or kaya naman ay durugin doon sa ating darugan ng paminta. Ilalagay na rin natin yung ating bawang. Then saka natin ilalagay yung ating oil. Bali, coconut oil po yung ginamit ko dito. Pwede po kayong gumamit ng kahit anong gusto nyo. Saka natin ibe-blend ng ilang segundo. Sa umpisa, ipa-pulse lang natin yung ating blender hanggang sa madurog na sa ilalim. Saka natin itutuloy-tuloy ng mga ilang segundo pa hanggang sa madurog yung ating sili at bawang. After natin ma-blend, ito na po yung magiging itsura ng ating sili at bawang. Huwag nyo pong masyadong ibe-blend kasi madudurog siya ng husto. Ang kailangan natin ay may konti pa siyang bits, yung bawang at sili. Then, saka natin isasalang yung ating chili and garlic. So yan, isasalang na natin yung ating chili garlic oil. Lulutuin natin to sa mahina hanggang katamtamang apoy habang hinahalo natin ng tuloy-tuloy. Huwag nyo na pong iiwan dahil mabilis po itong masunog. Bale, lulutuin natin to for 15 to 20 minutes bago natin ilagay yung ibang sahog. After a few minutes, nag-uumpisa ng kumulo yung ating mantika. Gaya na sinabi ko, huwag nyo na pong iiwanan at tuloy-tuloy lang man po yung paghahalo para hindi po masunog yung ating chili garlic. After 20 minutes, eto na po yung ating chili garlic oil. As you can see, nag-iba na yung itsura niya and kumukulay na siya ng husto dun sa ating oil. Yan, kung makikita nyo po itong ating chili, mas luto na siya and medyo dry na siya. So, pwede na natin ilagay yung ibang ingredients. So, yan, pwede na natin ilagay yung ating asin and yung ating paminta. Maglalagay din tayo ng sugar para pambalance dun sa lasa ng ating chili garlic oil. Maglalagay din tayo ng oyster sauce pero optional lamang po ito. Pwede pong hindi kayo maglagay. Hahaluin lang natin to hanggang sa matunaw yung asukal at saka yung ating asin. Saka tayo maglalagay ng suka. Yung asin at suka yung magsisilbing preservative dito sa ating chili garlic oil para tumagal siya. Kapag natunaw na yung asin at asukal, pwede na natin ilagay yung suka. Huwag nyo po munang haluin pagkalagay para maiwasan natin yung hilaw na lasa ng suka dun sa ating niluluto. After na mga 3 minutes, pwede na natin haluin. Lulutuin lang natin to for another 20 minutes hanggang sa maging lutong-luto na yung ating sili at bawang. Bale, mahinang apoy pa rin yung gagamitin natin para hindi agad masunog. Bale, ang purpose natin ng pagluluto na mas matagal is para mas matagal din siyang masira. Kapag po mas marami kayong lulutuin, medyo mas matagal yung kanyang cooking time. Let's say, nag-try po ako before ng 1/2 kilo ng sili and inabot po ito ng 1 hour and 30 minutes. After 20 minutes, ito na po yung ating chili garlic oil. So, ang total cooking time niya is 40 minutes. So, pag nakita nyo na lutong-luto na yung sili, like this, yan, pwede nyo na po itong hanguin. Take note lang po ha, pwede po maging mas dark pa yung kulay ng ating chili garlic oil after natin na mahango. Iyon po ay dahil tuloy-tuloy pa rin yung pagluluto niya after natin mahango dahil mainit pa rin po yung ating mantika. So yan, luto na po yung ating chili garlic oil. Pwede na natin hanguin and palalamigin lang natin bago natin ilagay sa ating mga lalagyan. Kapag malamig na yung ating chili garlic sauce, pwede na natin ilagay sa ating mga garapon.
Make sure na malinis at tuyo yung ating mga paglalagyan para mas humaba yung shelf life niya. Pwede po itong tumagal ng 3 to 6 months depende sa inyong preparation. At eto na po yung ating chili garlic oil or chili garlic sauce. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking recipe. Huwag nyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa aming channel and pindutin nyo rin po yung bell button para makita nyo agad yung mga bagong recipe na ipopost namin. Maraming salamat sa panonood and happy cooking sa inyo lahat! Enjoy!